Pasok na naman ang bata batuta ko. Nandito na kami sa baba nag-aantay ng bus niya. Tinitingnan nga ni Husen ito nag-awalis dito sa kalsada. Pag wala pa naman ang bus, ayan siya, palakad-lakad lang siya dyan. At minsan naman, lakas trip din siya. Pag may naglalakad, sinasabayan niya hanggang dulo. Tapos pag may sasakyan naman, ayun, nakipag-race siya. Tinawag niya nga ako at may nakita daw siyang ipis. Kaya pinuntahan ko naman siya. At ayun nga yung ipis, ang laki. Yung normal na ipis kasing nakikita niya dito is maliliit lang. Kaya ang sabi niya ay giant ipis daw yan. So ngayon pala ay Monday, PE uniform nila at ayan naman ang kanyang PE uniform. Tapos naman, ang sapatos nila ay puti talaga. Naku, yung tatay niya araw-araw binabrush. Sabi ko naman kay Mister, once a week niya lang linisin yung sapatos dahil yung ganitong edad eh, hindi pa talaga maingat sa gamit. Pero ayun, ay magpaawat. Sige, ang linis niya. Tapos pag-uwi ng anak niya, naku, yung sapatos sobrang dumi. Maya-maya nga ay dumating na rin yung bus niya. Tanghali naman, habang wala pa siya, magluluto na ako ng lunch. Itong niya. Kalabasa ay nung isang linggo pa, masisira na kasi kaya ayan na lang lulutuin ko para kayo. Yung upo na nabili ko nung isang linggo, nandito pa rin pero baka bukas ko na lang lutuin yun. Uubusin ko muna yung mga gulay na tira-tira kasi sayang naman, masisira na. Gisa-gisa lang naman ang niluluto ko pag gulay talaga, sinasahugan ko lang yan ng kaunting at manok. At gustong gusto rin to ni Yusen mga gisang gulay, lalo na tong kalabasa. Magpiprito na lang ako mamaya ng isang chicken burger niya. Pagkaluto ko naman itong kalabasa, bumaba na rin ako para sunduin si Husen. Are you sleepy? Kada sundo ko naman sa kanya ngayon, lagi siyang tulog sa bus. Paantukoy naman talaga siya sa biyahe dahil malayo talaga ang school nila. Tapos pagdating naman ng bus dito sa amin, saka lang siya gigisingin ng assistant. Pag-akit nga namin, nakita ni Husen itong mga karton kaya dahan-dahan pa siyang maglakad. Tinatanong niya nga sa akin kung sino daw nagdagay ng mga karton dito, kala mo siya ang may-ari eh. Aalis na ata yung kapitbahay namin kaya yan nagahakot sila. Pagpasok naman namin, pinapapikit niya ako at may surpresa daw siya sa akin. Tapos tinanong ko naman sa kanya kung sino nagbigay sa kanya nito, sabi niya yung classmate niya daw na babae. Tinanong ko kung anong pangalan, hindi niya naman mabigkas, nakalimutan niya ata. Ang hirap kasing bigasin ang mga pangalan ng classmate niya. Tapos ayan, binuksan niya na at ayan naman ang laman. So kada may birthday yung mga classmate niya, nagbibigay rin ng mga ganitong regalo. At ayan nga yung laman, yung rilong umiilaw, dalawang candy, isang Play-Doh, tapos biscuit at isang chocolate. Tapos may cupcake din na pinakain sa kanila doon sa school. Isinuot ko nga sa kanya tong rilong umiilaw, kaso ayaw niya naman, tinatanggal niya. Niluto ko na rin tong chicken burger niya at yan, kain ang bata-batuta ko. Pagkatapos niya naman yan kumain, matutulog na rin siya. At mamaya naman pupuntahan siya ng kaibigan niya. Dito lang sila naglalaro sa bahay. Alam po, microphone mo sa videos. Bye! Arisoma po. May ulas ka pa sa...